natin na mga tinatanong ng mga OFW or paulit-ulit na tinatanong ng mga OFW sa YouTube comment section or sa mga Facebook page. Hello guys! Welcome to my YouTube channel. My name is Alvin, isang OFW and YouTuber dito sa Dubai. Sa video na ito ay sasagutin natin ang top 10 simple question ng mga OFW na paulit-ulit kong nababasa sa mga YouTube comment section at sa mga Facebook page. Yung iba ay obvious naman yung mga kasagutan pero paulit-ulit pa rin maraming nagtatanong. Kaya naisipan kong gawan ito ng video. So, simula na natin! Number 1, kailangan pa ba ng One Health Pass kapag pabalik sa ibang bansa? Ang sagot dyan guys ay hindi na, dahil ang One Health Pass ay required lang or kailangan lang kapag pauwi sa Pilipinas. Number 2, kailangan pa ba pumunta sa POA or sa opisina ng POAA kapag nakakuha na ng OAC exemption sa website ng PAPSBAM? Ang sagot dyan guys ay hindi na. Kapag naka-acquire na kayo or nakakuha na kayo ng OAC exemption nyo online at kapag babalik kayo sa pareho nyong employer, ay hindi nyo na kailangan pa pumunta sa opisina ng POAA. About OWA membership renewal guys, ay pwede naman kayo mag-renew or magbayad sa OWA representative desk na matatagpuan nyo sa loob ng NAIA. Number 3, kailangan pa ba kumuha ng Polo Verified Contract ang mga OFW na pabalik-balik na sa parehong employer? Ang sagot dyan guys ay hindi na. Kung hindi naman kayo nag-change employer at babalik kayo sa pareho nyong amo or employer, ay hindi nyo na kailangan kumuha pa ng panibagong Polo Verified Contract. Mapa household man or skilled workers, OAC exemption na lang ang kukunin nyo sa website ng PAPSBAM. Base din yan sa panibagong announcement galing sa Polo Dubai at sa Polo Abu Dhabi na hindi na nga kailangan ng bagong Polo Verified Contract kapag uuwi sa Pilipinas kapag balik-balik na kayo sa pareho lang namang employer. Number 4, hinahanap ba ang insurance sa airport? Ang sagot dyan guys ay hindi. Hindi naman hinahanap ang insurance kapag babalik kayo sa ibang bansa. At sa panibago or sa latest announcement nga ng POAA ay inalis na ang pagbabayad ng insurance kapag kukuha kayo ng OAC sa POAA. Meaning guys, ay suspended na ito. Hindi nyo na kailangan magbayad ng insurance kahit pa baguhan kayong OFW o kaya naman ay nag-change employer kung kukuha kayo ng OAC sa POAA. Meron akong vlog tungkol sa pagsususpindi or sa pagtatanggal ng insurance kapag kukuha ng OAC sa POAA. Ilalagay ko yung link ng video sa description ng video na ito para mapanood nyo. Number 5, hinahanap ba ang Pag-IBIG contribution sa airport? Ang sagot dyan guys ay hindi. Hindi po hinahanap ang Pag-IBIG contribution kapag lalabas kayo or babalik kayo sa ibang bansa. Pero required na ilagay nyo ang inyong Pag-IBIG number sa PAPSBAM or yung tinatawag na MID or yung Membership Identification Number. Number 6, kailangan pa ba ng PCR test kapag babalik sa ibang bansa kung naka 2 doses vaccination ka pa lang or yung tinatawag na fully vaccinated? Ang sagot dyan guys ay hindi na. Kapag babalik kayo sa ibang bansa, lalo na dito sa Middle East, or sa mga Arab countries gaya ng UAE, hindi nyo na kailangan ng PCR test kapag naka 2 dose vaccination na kayo or yung tinatawag na fully vaccinated. Vaccine certificate lang ang kailangan nyong ipakita kapag pabalik na kayo dito sa UAE. So far guys, wala pa namang pagbabago sa rules na yan. Dahil kung meron man ay mag-a-announce ang UAE government tungkol dyan. At about naman sa booster ay pauwi lang or sa Pilipinas lang naman nire-required ang booster. Number 7, kailangan pa ba magpa-booster kapag naka 4 doses vaccination ka na? Ang sagot dyan guys ay hindi na. Dahil kapag naka 4 doses vaccination ka na, ay considered ka na as fully boosted. Meaning guys, ay completed mo na yung fully vaccinated at yung fully boosted. Maaaning ka na kapag nag-isa ka pa.
Hindi ko nga alam kung bakit napakaraming nalilito tungkol dyan. Number 8. Kailangan pa ba ng sorry statement kapag change employer ka? At saan ito ipapanotaryo? Ang sagot dyan guys ay hindi nyo na kailangan ng sorry statement kapag nag-change employer lang kayo. Dahil ang sorry statement ay para lang sa mga OFW na galing sa visit visa at sa ibang bansa na nakahanap ng trabaho. At ipapanotaryo nyo ang sorry statement sa Pilipinas. Dahil dati sa Polo or sa Polo Dubai yan tinatatakan. Pero ngayon ang sorry statement ay sa POA na hinahanap. Kaya sa Pilipinas nyo yan kailangan ipanotaryo. May video ako tungkol sa kung paano gumawa ng sorry statement na ilalagay ko sa description ng video na ito at pwede nyong panoorin. At sa mga gusto ng sorry statement na hindi alam kung saan magda-download, ay mayroon akong form dito. Mag-send lang kayo ng email request at isi-send ko sa inyo ang form ng sorry statement. Number 9. Pwede ba mag-walk-in sa POA kung mahirapan ka kumuha ng appointment online? Ang sagot dyan guys ay pwede ka mag-walk-in sa POA. Pero sa oras na nalaman mo na hindi ka makakuha ng appointment online, ay pumunta ka na sa POA. Dahil hindi mo pwede sagadin na ilang araw na lang ay saka ka pa lamang pupunta sa POA. Dahil sa unang punta mo guys, ay bibigyan lang nila kayo ng printed appointment at bibigyan nila kayo ng araw kung kailan nila kayo pababalikin. At doon nila kayo bibigyan ng OEC. Napaka-importante kasi guys ng printed appointment. Kaya sa unang punta nyo ay bibigyan nila kayo ng printed appointment at yun nga ay pababalik nila kayo sa araw na ibibigay nila sa inyo. Kaya kailangan nyo pumunta agad sa POA kapag sa araw or sa oras na hindi kayo makakuha ng appointment online. Sa mga OFW naman na walang makitang available na appointment na malapit sa flight nila pabalik sa ibang bansa at ang available lang na nakita nila is yung lampas na or lampas na talaga sa flight nila, ang gawin nyo guys ay kunin nyo na yung appointment kahit lampas na ito sa flight nyo. At kapag nakapag-print na kayo ng appointment, ay mag-walk-in kayo 3 days before ng flight nyo at 100% makakakuha kayo ng OEC nyo. Dahil ang importante guys ay may dala kayong printed appointment. Number 10. Isa akong OFW pero pabalik-balik na ako sa ibang bansa. Kailangan pa ba ng OEC? Guys, napaka-obvious naman ang sagot sa tanong na ito. Dahil ang sagot dyan, kapag documented OFW ka or ang status mo ay OFW, kapag lalabas ka sa ibang bansa ay lagi nating kailangan ng OEC. Dahil kapag wala kang dalang OEC ay 100% ay ma-offload ka. Kaya kailangan natin lagi magdala ng OEC para sa mga baguhang OFW galing sa POAA. At OEC exemption naman sa mga datihang OFW na pabalik-balik na sa parehong employer. Eto guys, may bonus question at napaka-importante nito. So, number 11. Kailangan ba or meron bang bayad kapag magre-register sa One Health Pass? Ang sagot dyan guys ay walang bayad ang pagre-register sa One Health Pass. Kaya pag humihingi or nag-a-ask ng bayad or ng payment, kapag nagre-register kayo sa One Health Pass, meaning nun guys, ay maling link yung napasukan nyo. Ilalagay ko yung tamang link sa description ng video na ito para doon kayo mag-register. Dahil guys, 100% free ang pagre-register sa One Health Pass. Meaning nito ay wala itong bayad. So ayun guys, dito na nagtatapos ang topic natin sa video na ito.
At sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para updated kayo sa mas marami pang videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming maraming salamat. See you next time!